Biko natin. Guys, ito lang mga ingredients na gagamitin natin sa ating Biko Dilatig. 1 kilo malagkit rice, 1/2 kilo brown sugar, 3 pieces lime or calamansi, anise seeds, 1 glass water, 2 pieces large coconuts, ready na to siya guys. Tapos lalagyan natin mamaya ng 1 glass of water and then pigain natin. And then itong malagkit rice, isasaing natin mamaya. Isasaing na natin itong bigas guys. Lagay na natin dito sa rice cooker. So ito na guys, yung 1 kilo na malagkit, 6.5 cups to. Sinukat ko na to kanina. Bago natin isaing, hugasan muna natin ng maigi yung bigas. Ganito siya guys. Okay. So ito, tapos na natin na hugasan yung bigas. Lalagyan na natin ng 6.5 cups of water. Kasi 1:1 yung ratio natin dito. Pag magsaing tayo, ganyan talaga. Dalawa, tatlo, so, isasaing na natin to. Let's go! While nagsasaing tayo sa malagkit rice, pinipiga rin natin yung niyog. Yan, malapit na matapos si Mister magpiga ng gata. Lagay natin sa strainer, guys. So, ito na, guys. Luto na ang malagkit natin. Susunod natin gagawin ay gawa-gawa tayo ng latik. So, ito na. Ilagay natin dito sa kaha, guys. Yung gata. Yung piniga ni Mister kanina. Haluin lang natin siya guys hanggang ma-brown na to. Ito na, kumukulo na siya. Haluin lang natin guys, baka masunog. Tapos pahinaan natin yung apoy. Madali lang to guys. Iba tong pamamaraan ko sa paggawa ng Biko Dilatig. So medyo sticky na siya. Malapit na to siya mag-brown. Pag mag-brown na to guys, alisin na lang natin yung latik. Tapos, yung maiwan na oil niya, yan ang lalagyan natin sa malagkit natin. So, yan na guys. Nag-umpisa na po siya na mag-brown. Kudkurin nyo lang siya na kudkurin para hindi po masunog ha. Oh, dahan-dahan lang ang apoy. So, yan na. Luto na ang latik natin. Alisin natin to dito. Ayan lang. Mahinang-mahina na apoy. Ayan, saktong-sakto lang yung ka-brown niya. Pagkatapos, ilagay natin yung sugar at saka yung malagkit. So, unang-una, ilagay na natin yung sugar. Mahinang-mahina lang yung apoy guys ha, para hindi siya masunog. 1/2 kilo sugar. Katapos yung lime or tatlong calamansi, lagay na natin yan lang guys. Ito lang ang technique, madaling madaling lang to. Yan na. At saka yung anise seeds, tapos ilagay na yung malagkit natin. Kailangan ha, mainit na mainit yung malagkit para mag-melt yung sugar. Yan. Ganyan lang. So, ganito lang siya. Halo-haloin lang natin siya.
sugar. Ayan na. Hinahalo na natin. Hahaluin natin mamaya ulit mga after 10 minutes. Tapos, lalagyan natin ng dahon ng saging para mas aromatic yung bico natin. Mabango. Yan ang sikreto. After 10 minutes, haluin natin ulit. After 10 minutes, haluin natin ulit. So, after 10 minutes, haluin na ulit natin, guys. Yan. O, tingnan nyo. Yan. Yung oil niya. O, lumalabas na yung oil niya. Haluin natin ulit, ha? Then another 10 minutes, haluin ulit para ma-mix siya. Napaka-healthy nito, guys. Kasi yung ginagamit natin na oil, ay galing sa virgin coconut oil. Biko natin. Ang bango-bango. Malabas na ang oil. So, tama na to, guys. Plating na natin. So, ito na, guys. Yung biko natin. Lagyan na natin ng latik. Or sa Bisaya, lunok. Yan. O, diba? Ang ganda-ganda niya, guys. Tingnan. Masarap to, guys. At saka, matagal to mapanis pag ganitong style na biko. Subukan nyo. Yan, oh. Marami pa tong latik, guys. Oh, yan. Busin na natin to, ha? Okay. Thank you for watching. Sana i-try nyo tong recipe ko. Madali lang lutuin at masarap na masarap.